Kumusta mga geek? Welcome back ulit dito sa aking channel. At nagbabalik po tayo. And sa video na to ay gagamitin natin yung Termux ulit as web server. Pero ang gagamitin naman natin na programming language ay Python. At yung Flask na library ng Python. Para makapag-create tayo ng tinatawag na web server. Pero sa loob yun ng Termux. Ayan, bukas na nga yung ano, Termux ko sa Android phone. At makikita natin, hindi pa naka-install yung Python. Kasi nag-fresh install ako ng Termux. So, install muna tayo ng Python. Sana mabilis lang to. So, hindi nga pala nakakaalam, no, ang Flask is library din siya na ginagamit sa loob ng Python. So, ini-install din siya. Kailangan din i-install sa loob ng Python. Eventually, parang hindi ata. Maintenance wrong. Hindi nag-install yung Python. Try natin yung app. Okay. Gumana yung app, hindi gumana yung package or yung PKG. Dito sa Termux, pwede kayo mag-install gamit yung PKG command o kaya yung app. Parang sa Ubuntu, kung familiar kayo sa Linux command, apt, app, get, app, ganun. Medyo matagal pala to. Okay, antay-antay natin matapos. So, habang iniintay natin, hindi lang naman Flask yung pwedeng gamitin para makapag-create tayo ng web server gamit yung Python. Pwede rin gamitin natin yung Django. Siguro naririnig nyo na yan kung programmer kayo, web developer kayo. Django isang library din na actually, hindi library lang siya eh. Ang tawag doon ay framework. Yung Django is isang klase ng framework na para makapag-create ka ng web or web server. Anong pagkakaiba ng Flask sa Django? Ayan. Si Flask is a micro web framework. So, framework din siya. Mas maliit nga lang siya kaysa sa kaya micro web eh, micro mas maliit siya kaysa sa Django. So kung mabilisan na gusto niyo maliit lang gumawa agad ng mas madali lang na simpleng web server, pwede na yung Flask. Okay, nakapag-install na tayo ng Python. Tingnan natin Python. Yun, Python 3 ang na-install natin. And then install na tayo ng Flask. So gagamit tayo ng pip. Ayun, meron. Available naman yung pip. So, pip install Flask. Yan. Ganyan lang. Actually, napagana ko na to sa mga Linux server. At dito sa Mac, gumagana siya yung Flask. Na-try ko na siya. At nakagawa na ako ng project dito sa ng Flask dito sa Mac at dun sa tawag dun sa Raspberry Pi. Yan. Ayun, naka-install agad nung Flask. So, tignan natin kung pwede nating import. Import Flask. Oop, mali ata. Import. Maliit lang atang F. Ayun, maliit lang palang F. Okay, so meron na tayong Flask. Pwede na tayong gumawa ng simpleng website or web server. At magra-run na tayo. Try tayong gumawa ng pinakasimpleng website. So, gagawa tayo ng pinakasimple. Yung ano lang, Hello World. Favorite natin. I-open natin dito sa isang web browser at ita-type natin yung hello world
yung IP address at yung hello world para lumabas yung hello world. Okay, pinakasimple lang yan. So mag-edit na tayo, gawa tayo ng file. So Vim user ako eh. Oops, hindi pa naka-install ang Vim. Yan nga pala ang editor na ginagamit ko sa Termux ay Vim. Okay, Vim hello.py. Hello world. .py. And then simply lang import flask at app.route. Kulang ako ng set natin yung variable na app is equals to flask and then name. Okay, meron na tayong app na variable na as siya yung tawag doon instance ng flask. So kapag nag-type tayo ng hello, tawag dito ay route. So ira-route niya kapag IP address is slash hello. At mamaya papakita ko. Ibig sabihin niyan, ipupunta niya, ipapasok siya dito sa function na to. Hello world. Function na hello world. Ayan. Then, ire-return lang natin yung text na hello world. So, dapat lalabas to dun sa browser. Ganyan lang. And then, sa pinakadulo, ito, default to na ilalagay. Copy-paste lang naman to eh. Main. Okay. Then, app.run. Ito yung magpaparan dun sa server. Itong app period run, app.run. Ito yung pinakakailangan to. Ito yung pinakakailangan, app.run, para mag-run yung server. Okay, pwede na natin i-try. Try na natin i-run. So, python hello world.py. May error. may mali. Okay, flask. Okay, may mali sa pag-import ko. Kasi flask nga yung nilagay ko, yung malaking flask. So magfa-from tayo. From import flask. And run ulit natin. Yun. Nag-run na. So, ang default na port na ginamit niya, pwede siyang iset ha, is 5000. And pwede mo lang siyang i-access sa 127.0.0.1. So, pwede natin i-try. Mag-run nga tayo ng, magbukas tayo ng ano, ng browser dito. Bukas tayo ng browser. Okay. :127.0.0.1:5000 yung default na port and then hello. Ibig sabihin niyan papasok siya dapat dun sa def na hello world. Wag mo akong pahiyain. Ayan. Iba lumabas. Hello world. Ayan na yun. So, meron na tayong web server na pwede natin i-access. Ngayon, gawin natin kasi 127, hindi yan pwede ma-access sa labas. Kailan lang din iset yung IP address as host. For example, ano nga ba yung IP address nito? Limutan ko ah. Ay, 254.158. Balik tayo.
Balik tayo dun sa Termux. Hindi na kinakaya. Ayan. Kill muna natin. Exit muna tayo. Then, edit natin yung host. Yung IP address niya. So, host. Tama ba? Kalimutan ko yung arguments. Yun. Host is equals to ano nga ba si IP address? 192.168.254. Ito yung IP address nitong mobile phone. Ano nga ba yan? 254.158.158. Then yung port, pwede natin baguhin yung port number. Sabihin natin 5001. Sabihin natin merong nagraran na 5000. So magko-conflict siya. Kaya 5001 yung gagamitin natin. Save. Then run ulit natin. Ayan, nagraran na. 192.168.254.158.5000. Try natin i-access sa laptop. Ibig sabihin niya pwede natin i-access sa ibang device. So mag-record ako dito sa laptop. Okay, nagre-record na. Try na natin i-access. 192.168.254.158:5001/hello. Yun. Babasa. Ayan na. Hello world. So, yun lang yung pinakasimple. Hello world. At marami pa siyang pwedeng i-add dun sa code ng Python para lumabas yung magandang web page. So, dadagdag na tayo dyan ng index.html o yung HTML file, i-add na natin, isusource ng Python para lumabas yung magandang page. Yun lang naman. Share ko lang tong paggamit ng Flask Python sa loob ng Termux at pwede na siyang maging web server. Pinakasimple lang yun para makagawa ng web server. Okay guys, sana may nakuha kayong bagong kaalaman about sa Termux, Python, at sa paggamit ng Flask na isang microweb framework ng Python. At yun, sa mga susunod ulit na video, gagawa naman tayo ng iba pang mga task na pwede natin gawin gamit yung Python at Termux. Kung nagustuhan nyo nga pala to guys, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated na meron tayong bagong video. Huwag nyo rin kalimutan mag-like ha. Bye!